Ayon ni Apostol Pablo, anuman ang sitwasyon natin sa buhay. At kaya ito yung nagpapayawating sa atin eh, in everything, give thanks. Diba? Kaya salamat Diyos eh, sa pagsubok sa buhay ko. Maging sa pagsubok, nagpapasalamat tayo. Dahil in everything, kinakailangan magpasalamat tayo. Sa 1 Thessalonica 5:16-18 ang sabi, magala kayong lagi. Manalangin kayong walang patid. Yun ang kailangan natin eh. Yung rejoice always. Huwag maalis sa ating mga puso kahit nahihirapan tayo yung kagalakan. At ang ating kaaliwan ay ang pag-ibig ng Diyos. Dahil nalalaman natin na anumang mga pagsubok na dumarating sa atin, hinihahatid tayo niyan sa kasakdalan. Ang sabi nito, manalangin kayong walang patid. Kasama sa buhay natin yan na tayo'y palaging nananalangin. At minsan yung pagsubok ay talagang magtutulak sa iyo na tumawag palagi sa Diyos hanggat nandiyan yung pagsubok. Sabagat nahihirapan ka, dumadaing ka sa Panginoon. Dumadaing ka sa Panginoon. Kaya kahit wala pong pagsubok, kahit wala pa yung kahirapan, gawin na natin ito. Magala kayong lagi, manalangin kayong walang patid. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Yun ang gusto ng Diyos yun. Para sa atin na tayo na kay Kristo Jesus, na tayo ay dapat magpasalamat sa lahat ng mga bagay. Kapag sinabing sa lahat ng mga bagay, maging sa mga mapapait na karanasan natin sa buhay, magpasalamat tayo. At sa uling talata, ito na napagandang talata mga kapatid, kung bakit natin ika nga eh, kinakailangan tumawag sa Diyos. Sabagat yan ang pangako ng Diyos sa atin. Yan ang paanyaya ng Diyos sa atin. Ang sabi ng Diyos sa Awit 50:15, at tumawag ka sa akin sa araw ng kabagabagan, ililigtas kita at luluwalhatiin mo ako. Nakita niyo, no? Ang nais ng Diyos ay tumawag tayo sa araw ng kabagabagan, sa mga panahon na tayo nakakaranas ng mga madidilim na bahagi ng ating buhay. Tumawag tayo sa Diyos sapagkat yan ang kanyang panyaya. Tumawag kayo, tumawag ka sa akin sa araw ng kabagabagan, ililigtas kita at luluwalhatiin mo ako. Ang dulo nun, kapag tayo na iligtas, ang tendency kasi nun talaga, luluwalhatiin natin ang Panginoon kapag nalusutan natin yan, mga pagsubok sa buhay natin. Call upon me in the day of trouble. Trouble, anuman buwabagabag sa atin. In the day of trouble, tumawag tayo sa Panginoon. I shall rescue you and you will honor me. Rescue tayo ng Panginoon. Tumawag lang tayo. Yan ang nais ng Diyos. Tumawag tayo sa Panginoon. At ang pangako niya, ililigtas niya tayo. Kapag iniligtas niya tayo, iluluwalhatiin natin ang pangalan ng ating Panginoon. So yan po ang ating aralin. Sa araw na ito, masasabi nga natin, salamat Diyos sa pagsubok sa buhay ko.